Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason. Welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon para pag-usapan itong Gold Rush Finance. Itong Gold Rush Finance is a new NFT game na ang kailangan na po natin gawin is mag-mine nga po. Tapos ang kagandahan po kasi dito sa NFT game nila is inadapt po nila yung reverse oracle po na alam po natin na kung ano yung reward natin pag naglalaro tayo, ganun pa din yung makukuha nating reward kapag magtitipi na tayo or magti-take profit na. So marami na pong NFT game ang nag-adapt na din po doon, like for example yung Metabots, yung Crypto Legion, at itong ang Gold Rush Finance nga is ganun din po ang concept. At recently din po, nagkaroon din po sila ng pre-sale din ng kanilang token. Okay? Kung nakaraan po ito, nung around July 17, doon po na-list sa PancakeSwap yung kanilang token. Okay? Tapos guys, ang concept lang naman po ng game is kailangan po natin ng worker nga po dito, tapos ng gunman. Tapos kung hindi ka naman po mag-click to earn, pwede ka din naman po bumili ng sarili mong farmer. Okay? So ito guys, yung tatlong NFT na pwede po natin makuha. Ang miner po, siya po talaga yung main source na nagmamine talaga ng ating NFT, while yung gunman naman, sila yung nagpro-protect ng inyong cargo. Okay? So parang isipin na lang po natin na parang spaceship nga po siya, pero dito kasi protector ang tawag nga po nila dito. Yung farmer naman po, ito naman po yung ginagamit po natin sa mga passive income dahil separate po ito siya sa dalawa. Okay, so ito po yung gagamitin natin kung ayaw nyong maglaro dito sa kanilang click to earn. Dahil ito po, click to earn, ito mining game naman po ito, yung sa farmer. Okay, tapos kung maglalaro po tayo dito, kailangan po natin ng isang miner or isang gunman. Pero kung ayaw nyo pong lagyan ng gunman, pwede naman po dalawang miner. Pero may risk po yung involved kung dalawang miner dahil ang isa sa mga deflationary na idea po nila dito or parang pam-burn mechanism po nila dito is kapag walang nagpuro-protect sa miner mo, may chance mamatay yung miner mo. Kaya advisable po na isang miner, isang gunman. Okay? So wag po tayo mag-risk na dalawang miner ang iha-hire nga po natin. Okay? Basta ganun lang po yung concept niya guys ha. Dalawang miner, dalawang gunman sa isang caravan. Pwedeng dalawang miner pero risky po yun dahil may chance mo mamatay. Kaya ang advisable po dun is one miner, one gunman kung minimum yung investment mo para po siyang crypto mine, crypto legion at kung ano yung mga click to earn na kailangan po natin ng pairs. Okay. Tapos dito po sa website, ang sabi nga po dito is magmamine nga po tayo ng BNB dahil kunyari po, kung ano po yung reward nga po natin, parang equivalent in Grush token ang magiging reward natin pag nagtitipi tayo. Okay, so simple lang po yung concept niya. At yung nga in-explain ko na kanina po na mayroon po silang dalawang farming po dito or paano tayo makaka-earn yung BNB mining, ito po yung click to earn. Tapos ito naman po yung ating yield farming na ginagamit natin po natin ng NFT at nakadepende po sa NFT yung hash rate, di ba? I mean, may mga benefits din naman po ito dahil wala po tayong i-spend na gas fee at di natin kailangan bantayan. Tapos ito naman po yung mga classes naman po natin, yung iba't ibang NFT, yung farmer nga, yung gunman, tapos yung miner, tapos may iba-iba po yung rarity. Tapos ito naman po yung 3 major pillars of Grush. Ito po yung parang pagkakaiba nila doon sa ibang NFT game, okay? So una, BNB Rewards Oracle. Swap your BNB Rewards into Grush real time, okay? Dahil ang magiging reward nga po natin dito is BNB, tapos kapag magtitipi na tayo, i-convert natin siya sa Grush, which is kung ano yung na-earn mo nung time na yon, ganun pa rin siya lalabas. Tapos yung nga deflationary token nila, yung kanilang burning mechanism dito is mamamatay yung mga farmers natin. Kaya kailangan po talaga natin dito ng mga gunmen or protector ng farmer. Tapos mass market adoption. Okay, so mayroon din po silang marketplace nga po. And yun nga, ito yung sinasabi po natin na passive income kapag yung pangatlong NFT ang bibilhin po natin. Sa token distribution naman guys, ang una ko pong napansin nga po dito is wala po sila sa developer at so far guys, ang nasa public sale at pre-sale po nila is hindi naman po ganun kalaki. I mean, 11% lang guys yung in-spend po nila or dinistribute na token noong pre-sale. Okay, so kahit pa na okay yan guys dahil ang threshold nga natin is 30%. Tapos ito naman yung mangyayari naman sa ating Grush token. Okay, tapos ito naman po yung ating partners and investor. Meron po silang solid proof ng audit pero hindi ko na po mapapakita sa inyo dahil broken na po yung link, pero nakita ko pa po yung kanilang audit sa Cyberscope doon sa Grush token. Okay, so i-double check din naman po natin yan mamaya sa ating contract checking. At yun lang naman yung andito sa kanilang website. Okay, so balik lang po tayo sa game lang ulit. Balik lang po tayo dito at explore lang po natin na maayos. Okay, tapos andito yung mining mission nga po natin. Tapos
Grush Farm. Okay, so Grush Farm guys, dito mo ilalagay yung pangatlong NFT mo nga and marketplace. Ayan. So dito sa marketplace guys, makakabili ka naman ng medyo mura naman ng mga NFT, pero pipili ka po talaga and kayo na po bahala mag-filter, di ba? Miners, tapos lowest price. Ayan. Price ascending. Ito yung pinakamura guys dito, 0.162 BNB. Okay? Ngayon naman, magkano po yung ating i-invest dapat dito kung maglalaro man tayo? Well, currently kasi guys, yung price ng Grush token is bumaba na. Okay? So, dati kasi around, umabot siya ng piso guys. Ngayon, 0.12 na lang. Okay? So, kung minimum po yung investment nga po natin, mag-hire nga po tayo, kailangan po ng 3,076 na Grush. Or kung magkano yun dito, around 76, around $38, di ba? So $38 po sa Grush token, tapos kailangan mo din po ng BNB. Okay? So ang kailangan po natin BNB po dito is 0.5, which is $12. So 12 plus 38 guys, $50 or 25 pesos kung magmi-mint tayo ng isa lang. Okay? So isa pa lang yun guys. So 25 plus 25 then dito sa gunman mo. So around 5k meron ka lang isang miner, isang gunman. So ita times 2 mo lang yun guys kung gusto mo dalawang miner, dalawang gunman. So almost 10k yung minimum na investment na po natin. Hindi ko pa alam guys dito kung nag-i-spend siya ng gas fee, kung 24 hours ba yung rotate po nito. At yun nga, wala po kasi tayong NFT kaya hindi ko po sa inyo masasabi yung actual earning. Pero yun nga, samali na lang po kayo sa Telegram nga po nila or sa Discord or sa Twitter nga po nila para makibalita kung ano talaga yung actual earning po nitong larong to. Okay, tapos yun nga guys, nung nakita ko po kasi yung NFT po nila, inalintulad ko siya doon sa BNB Heroes, di ba? Yung mga character kung sisilipin po natin. Parang BNB Heroes nga siya. Pero anyway guys, sumako naman po tayo sa kanilang socials naman. Like for example, ang Twitter, meron po silang 11k followers nga po dito. At recently, napunta po sila sa number 8. Okay, so ayon sa CryptoRank platform, number 8 daw sila sa most active tokens added on CryptoRank. Okay? So, yun nga. May mga update po sila dito sa Twitter. So, follow yun na lang po. Tapos, check lang po natin yung kanilang Pukoy naman or yung kanilang token mismo. Current price po ngayon is around $0.01243.94 or almost 50 cents na lang yan guys. Okay? Tapos, yun nga, market cap ngayon is around 12 million. At kung sisilipin po natin ang token, tumaas po siya noong July 24. Okay, kahapon to guys at bumagsak na naman po ulit. Okay, so swerte guys ang mga nakabili nga po sa bottom. Pero ganun pa man guys, tingnan natin kung bababa pa po ito. Okay, tapos kung sisilipin naman po natin yung ating LP, sa ating pink lock nga po is naka lock naman po yung token po natin ng 81%. Medyo mababa guys, pero nakalock din naman yung another 18% nga po dito. Hindi lang natin makita yung nakalock. At kung sisilipin po natin sa pink sale, ayan, makikita po natin na 3 years yung ating locking period. Diba? So, 3 taon tayo guys na safe yung ating liquidity. Tapos, since wala din po token dito yung mga developer, so at least kahit pa paano po, diba, wala silang pinanghahawakan. Verified contract source naman po siya, nakalock naman po lahat. Hindi lang po natin alam kung hanggang kailan po ito nakalock na dalawa dahil hindi po natin mahanap yung locking, ano nila, yung parang transaction hash. Tapos sa Pucoin naman, kung makikita po natin, may mga transactions nga po nangyari dito, pero kasi may chance na yung transactions po dito is due lang dahil katatapos pa lang ng pre-sale nila. So parang inaayos pa siguro nila guys yung kanilang tokenomics. Okay? Tapos, ito naman po, lastly, ang result ng ating token sniffer. Sa token sniffer, guys, nakita lang po ng ating selfie at buy fee is 7%. Medyo mataas ng konti, pero okay na yan. Tapos, meron po tayong max transaction amount na contract. Meron po silang fee modifier. Tapos, hindi lang renounce yung ownership. Tapos, ito nga, guys, alam ko na 3 years nga yung LP natin na nakalock sa pink sale. Okay? Tapos, sa BScan, same lang din pa po yung nabasa dito. Okay? Sa Telegram nila guys, last, meron po silang 12k followers. At yun nga, sumali na lang po kayo sa kanilang Telegram, socials at iba pa para maging updated nga po kayo dito sa kanilang NFT game. Guide lang po yung ginagawa ko nga po at mag-additional research pa po kayo and invest lang po tayo sa kaya po natin mawala. Okay? So I think yun lang guys. Sana may na-share nga po ako sa inyo. Palike na lang po, subscribe. Salamat! Bye-bye!